Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress. As we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Love of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Love of God, you take away the sins of the world. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Sa taong mapagkumbaba, Jesus na aking kapatid, putikan man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong kami, nawa ika'y mapasa akin. Tulutan aking mata, mamulat sa katotohanan,
sa taong mapagkumbaba. Please all kneel. Prayer against the death penalty. Father, source and giver of life, we lift our hearts and voices to you. Help us to build a society that truly chooses life in all situations. Let our response be, Lord, heal our pain. For those experiencing pain and anguish because of violence and crime, response. Perpetrators and victims of atrocities who both struggle with anger and hatred. Response. For our broken world and chained by the desire for revenge. Response. For our wounded society, misled by the illusion that one must take life in order to defend it. Response. Let us say together, help us to make peace. For our country, tempted to accept violent revenge, response. For the conviction to recognize and uphold the dignity of all people, response. For the wisdom to see poverty, injustice, and lack of educational and employment opportunities as likely causes of criminality. Response. For guidance and compassion in addressing the pain of both victims and perpetrators of wrongdoing. Response. For the fortitude to find solutions that protect the dignity of all people and bring about true reconciliation. Response. For the inspiration to renew society on the basis of love and restorative justice, response. Let us pray. Father of compassion, you let your rain fall on the just and the unjust. Give us heart like yours, so that we may love as you love, even those who have caused us pain. There is in our land a cry for vengeance and a move to fill up debt, rose and kill offenders, but disguised as a call for justice. Let true and lasting justice spring forth. Jesus, our brother, you suffered execution in the hands of the powerful, but you did not let hatred overcome you. Help us to reach out to the victims of violence so that our enduring love may help heal their wounds. Holy Spirit, Lord and giver of life, you strengthen us in the struggle for justice. Help us to work tirelessly against state-sanctioned death and to renew society in truth, justice, love, and respect, so that violence will cease and peace may prevail. Amen. O Mary, Mother of Life, protect the Filipino people from the forces of death. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Pablo Unang Ermitaño, Saint Martin, Patron of the Sick. Please all stand. As we receive the pledge of things yet hidden in heaven, and are nourished while still on earth with the bread and cups from on high, we humbly entreat you, O Lord, that what is being brought about in us in misery may come to true completion. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcements. Sa darating po na Sabado, yung pong ating lakbay dasal, or parish station, or commonly known as Visita Iglesia. So tayo po ay aalis ng alas 3. Kaya we are expecting na tayo po ay nasa mga sasakyan na ng 2:30. So yung 3 o'clock ay aalis na tayo. Kasi
May hinahabol po tayong misa ng 8 o'clock doon sa Botolang Sambales. Doon po sa shrine ng Inang Puong Bato. So doon tayo magmimisa at ang binigay po sa atin slot ay 8 o'clock ng umaga. So kaya kinakailangan umalis tayo ng maaga. Sabi ko nga ay pwede baga na kahit na malay tayo, sabi ko, pwede namang hindi na tayo mag-stop over. Sabi na, Father, hindi pwedeng mag-stop o hindi pwedeng hindi mag-stop over. Kinakailangan mag-stop over. Bakit kailangan mag-stop over? G-jingle. No? Alam niyo naman. No? Hindi pa pwede. Lalong-lalo na po. No? So, medyo malayo. So, kaya po kinakailangan 3 o'clock, aalis sa tayo. Departure time. Hindi po yung assembly time. Yung assembly time ay 2:30. No? So, kung kayo bitin sa tulog, ay you sleep at the bus. Medyo malayo-layo yung ating paglalakbay. Okay pa yun, madilim pa yun. No? Aircon pati. No? So, yun po yung ating panyaya. 2:30 assembly, 3 o'clock ay departure time na natin. No? So, bahagi po ng ating pagkilos and then sa March 28 yung pong kumpisalang bayad, no? Confession, no? 7 o'clock ng gabi lahat ay inaanihan, no? So bagamat po yun ang oras ng misa natin, babang ako po yun nagsiselebrate ng misa, yung pong mga pari ng bahagi ng ating bikaryo ay magpapakumpisal. No? So, para madali, kung matatapos na kagad, hindi mas maigi. No? Pero, come early. No? Kasi 7 o'clock, magsisimula ko tayong magpakumpisal. No? And then, patuloy po natin na para po sa ating flooring, ano? Sa ating flooring na ipinagdarasal natin. Kailan mayroon mo nagtatanong, kasi ito po yung mga sagot dun sa nagtatanong, Father, kasi may tanong, nagigibain ba natin yung ating altar? Ang term na gamit ay titibagin. Hindi ho tayo titibag. Ang iaayuso natin ay flooring. No? So, yung pong flooring, wala ho tayong titibagin. Dadagdagan ho natin ito, no? Kasama po yung altar sa flooring. Hindi lang po yung flooring na yan ang ayusin natin. Pati po yung altar ng flooring. Hindi ho natin titibagin. Kaya medyo hindi kasi maganda yung salitang titibagin. No? Ayusin ho natin yung flooring. So, medyo i-extend na ho natin doon yung taas. Hindi lang po dito kasi ito ay parang style octagon, gagawin na natin na hanggang yun na rectangle, diretso na po yung hagdanan. So tatambakan natin, hindi ho natin titibagin, tatambakan pa. Kaya nga hindi ko pinapatapon yung mga hollow blocks na nakalagay po doon sa tabi at yun ay makakulangin pa ho dito. No? Sa itatambak natin. Para lang mong maging maliwanag, kasi yung ating pong panyaya ay ang pinapaayos natin ay flooring ngayon. No? So, tsaka bahagi yun na kung saan ay makita po natin. Okay, nililiwanag ko lang kasi doon sa mga nagtatanong na ang pinapaayos natin ay flooring. So, pinapaganda natin kasama ang flooring ng altar. So kaya ayusin po natin ang flooring din ng altar. Wala po tayong titibagin. No? Tatanggalin natin yung tiles. Kasi ayusin natin yung flooring. No? Kaya kinakailangan natin na alisin yung mga sira. No? Hindi naman pwede yung sira lang aalisin natin. No? Kinakailangan natin i-rearrange. Hoping, yun ang pinagdarasal natin, na sa pagtatanggal natin, sana po ay maraming matirang buo. No?
Kasi yun ang gagamitin natin. Kasi kung tayo ay magpapalit ng tiles, medyo mas malaki yung magagastos natin. And then, dadagdagan na lang natin, medyo may mga bagay na idadagdag tayo na uri ng tiles, ano? Para lalong maganda. So kung kayo pamilya sa pamilyar, ano? Doon sa baldosa, ano? O sa machuca tiles, yan po yung ilalagay nating bahagi, hindi ho lahat. Kasi naman mas mahal po yung kung gagawin natin ng machuca. Ano? Yung ginawa natin ay 500 per granite tiles. Kung ang gagastos tayo ng granite ay 500 per tile ng 60 by 60. Sa machuca, no, ay gagastos mo tayo ng for 60 by 60 na i-cover ay doble ng 500. No? Materialis lang po yun. Hindi pa kasama doon ang yung tiles lang po yun, hindi pa kasama doon ang adhesive at saka labor. So kaya i-arrange lang po natin na malagyan natin ng machuca tiles or baldosa tiles yung ibang bahagi, and then yung gagamit pa po natin ay i-rearrange natin, no? Ng maayos. So muli po, no? Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. Direct, O Lord, we pray, the hearts of your faithful, and in your kindness, grant your servants this grace that abiding in this love of you, and in their labor, they may fulfill the whole of your commands. Through Christ our Lord. Amen. May the Almighty God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love and mercy of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayo